Ilang aksidente sa mga paunahing kalsada sa Metro Manila ang napunan sa CCTV ng MMDA. At dahil malaking tulong daw ang CCTV sa pagmamonitor ng mga aksidente, krimen at sakuna, balak ng ahensya na gumamit ng flying robotic CCTV simula Abril. Balita natin ni Julius Segovia. Tuloy-tuloy ang takbo ng mga sasakyan sa northbound lane ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Pero makikita sa video na may biglang sumulpot na SUV sa gawing kanan. Nabangga nito ang isang rider na nasa motorcycle lane. Pero dumiretso pa rin ang SUV sa U-turn slot at di pinansin ang nasaging rider. Oo nga po, mayroong U-turn slot doon. Dapat po kasi ang ginawa doon po sa second na U-turn slot. Dahil po hindi naman po siya intersection para doon po mag-U-turn. Kahit paika-ika, agad tumayo ang na-accidenting rider at pilit na pumunta sa bangketa. Dahil sa disgrasya, bahagyang bumigat ang daloy ng trapiko. Ang driver ng SUV, nahuli rin daw kalaunan ayon sa MMDA. Sa isa pang CCTV ng MMDA, halos kainin ng isang van ang dalawang lane ng kalsada nang lumiko ito sa intersection sa May C5 Road, Lanusa. Dahilan para masagi at umilapo ng isang rider. Buti na lang at sinakluluhan siya ng kapwa nagmamotorsiklo. Ang driver ng van, di rin daw huminto at kumaripas na ng takbo. Dahil po nagbingar siya, tapos tiningnan niya yung right side para po hindi siya nakadisgrasya ng motor. Bali po kinain niya po yung right side. Sa EDSA Buendia naman, malapit sa substation ng MMDA, mabilis ang takbo ng isang ELF truck. Di inaasahan ng driver na malapit na ang lilikuan niyang U-turn slot, kaya nabigla siya. Ang resulta, tumaob ang truck. Napatakbo pa ang MMDA personnel na nakabantay sa stasyon. Di naman nasaktan ang truck driver. Sa kasalukuyan, may 49 na CCTV ang MMDA na nakakalat sa Metro Manila. Pero mahigit 50 lamang daw ang gumagana sa mga ito. Kaya naman plano ng ahensya na magdagdag ng may 100 pang CCTV. Bukod sa trapiko, namomonitor na rin ang CCTV ang mga aksidente at krimen sa daan, maging trahedya at sakuna. Kaya maglulunsad din sa Abril ang MMDA ng remote-controlled flying robotic CCTV na inimbento ng mga estudyante sa Bukawe, Bulacan. Palilipa rin natin to, pero sa ngayon, pag-aaralan natin if we're going to use gasolina or battery. So depende pa po yan sa magiging materials na gagamitin natin. Parang an unmanned aerial vehicle na tutulong sa traffic reporting as well as disaster preparedness ng MMDA. Julio Segovia, GMA News.